guys. Panoorin niyo ako. Magbugas ako ng mga kaangko na may dumi. Bugasan ko po. Pindahan ko ng hose. Ito i-transfer ko na lang yan. Kisisan ko guys kasi ang dumi na. Dapat na isang taon hindi na hugasan. Sige lang din ba ng hose. Ako sa Makati guys na mahilig din sa bulaklak. Culinary yung bayot, bakla siya pero mahilig siya sa bulaklak. May ano siya, may boyfriend siya na foreigner, German. So ako araw abroad, ako doon naglilinis sa kanya. Tapos ang mga bulaklak niya is malahalin talaga. Dinidisplay sa kwarto niya. Tapos nagsasabwag siya mga kwarta, mga pera ba? Lagyan niya ng mga piso-piso, 5 piso, 10 piso ang kwarto niya nga may mga bulaklak. Puno ko sa pera. Kasi hindi lang yung ginamin eh, ginagalaw yung pera. Pampaswerte daw yun, sabi niya. Pampaswerte daw yun, kili kasi sila sa pampaswerte. Mga tao, hindi pa nagbunagin pa. Wala sa mga swerte-swerte. Ayan, malinis na talaga guys. Ito, ibalik ko lang kasi malinis lang naman ito. Spider plant. Yun ang sabi ng mga Katoliko is pampaswerte daw yan. Pang mayaman daw yan mga guys. Kasi ang dami talaga nilang mga ano, pamahiin. Ang dami pamahiin ibang tao. Sunod ko lang hugasan din. Tabukan din hugasan. Dapat iswerte. Lipat ko ito sa may magandang kaang malaki. Kaso wala pa akong kaang guys.
nabili ko nito, guys. Ang laki na rin, oh. Ito. Sobrang laki na rin, oh. Kaso nalaya lang sa sobrang init ng isang buwan. Mainitan siya, eh. Pinapayaan ko lang. Tanghili ko talaga sa mga bulaklak, guys. Kaya pasensya na kayo. Kasi ito ang habit. Gulay at mga bulaklak yung mahilig ko. Kahit sa Negros, puno ng bulaklak yung bahay namin dati ni Mister. Doon pa ako sa binan ko. Punong-puno sa bulaklak. Ang hili ko talaga. Malamalhalin pa yung mga bulaklak na yun. Pero nang naghahiwalay na kami, sayang. Hindi talaga nasikaso. Pinagnakaw-nakaw na lang yung iba. Kasi wala na ako. Hanggang sa namatay ang binan ko. Hanggang umalis kami doon, namatay ang binan ko. Tapos sinira na daw yung bahay. Pero ang bahay talaga mismo nga napili ko nga tabi sa binan ko. Ang bayaw ko yun ang nakatira doon. Binigay na lang namin yung bahay. Kasi naawa din kami dahil mahirap lamang. Marami siyang anak. So, ayun guys. Sana may matutunan kayo sa mga video ko. Marunong din kayo mag-alaga ng mga tanim nyo. Marunong kayo mag-asikaso, maglinis. Linisan talaga, guys. Habang nandito pa tayo sa mundo, yun ang gagawin natin. Yun ang mga obligasyon natin dito sa mundo. Guys, sorry kung nakikita nyo ang cleavage ko, eh. Mamaya magbihis naman ako, eh. Kasi kakabihis ko lang dinaligo kasi akong maaga. Kasi naisipan ko nga, magluto sana ako. Kaya naisipan kong wala pang init dito, so tinatapos ko na lang mag-cultivate dito dahil hindi ko nga natapos kahapon doon sa kabila lang ang tinapos ko. Pero malalaki na itong mga bulaklak ngayon, guys. Oh, mataba ng yung iba nito andun sa pledge dinonate ko, gidisplay doon. Hindi naman ako nagbinta ng bulaklak kasi wala namang bumibili ngayon. So, alagaan ko na lang, guys, pang display natin pag may malaki na tayong bahay. Sana ba yung ano, pang kiss-kiss ko? Screen. Ito o, mahal to bilhin, guys. Gamitan ko ng ganito, guys, para matanggal yung manit na tigas ng dumi sa kaang ko.
kasi malapit sa isang taon pa lang hindi ako nagasin. Busy sa tablog. Busy sa trabaho ko sa balay. Sa bahay. Lili daw ito guys, oh. Ito, oh, is lili daw ni. Sobrang taba na. Pero hindi naman na mamulak. At least, wakas na nung tapos ko na talaga. Hugas ang mga bulaklak. Pero, tingnan nyo guys, marami pa talaga akong bulaklak, ha? Si kasuhin, no? Oh, tataba na. Oh. Ito nga, ilipat ko pa to sa ano. Kaang. Maghanap ako ng kaang. Pinagasugasan ko lang guys kasi para maganda naman tingnan. Pesos lang para dati ngayon ang laki laki na super. Ay, bakit nag-iwi na rin akong tanong? Anong nangyari dito? Ito yung pwede yung regali ko guys, oh, tito ko. Sobrang mahal. Pero medyo natumbo na siya. Medyo natumbo na siya guys. Ganda na siya tingnan. Display sa malaking bahay. Tapos, ano, nabasag. Nabasag po yung kaang kasi parang may mukhang nagalit sa amin sa imo. Kaya binasag niya yung kaang ko, guys. So, ayun, no. Remembrance sa timog. Mukhang may nagpustak pa nito, binagsak niya para mabasag. O binato niya. Kasi nung pagtingin ko, ang laki-laki ng bato doon sa tabi nito. Doon sa timog nung September? Uusok September doon sa timog. May nag-try doon sa amin doon.
nag-pray ko lang. Okay lang, at least kaang lang ang na-damage din. Hindi kami ang na-damage. So, sana nagbago na yung mga tao na yun. Wala pa sa mga Kristo silang kinabuhay. Hindi lang tanim. Hindi tanim lang ang sinira. Hindi tanim. Daming tanim ko na damage doon pag alis namin. Tinatrydor ba? Meron talagang taong ingitira. Dahil wala pa sila sa Panginoon. Wala pa yung Diyos ang kinabuhi nila. Pero pag may Diyos na ang buhay, ano, Holy Spirit is guide. Guide na sila sa Holy Spirit. So, magpakabait na ang mga tao pag may andyan na si Lord sa buhay nila. Kasi takot na sila gumawa ng masama eh. Takot na sila guys ng masama. Upo muna to guys. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahahabangan nyo ako sa susunod na video.